Magandang araw mga titos and titas, mga ka-OFW, mga kabayan ko. So sa ngayong episode ay pag-uusapan natin ay ang issue ng isang yaya sa pang-aagaw sa asawa ng kanyang amo. Ito nga ho ay medyo viral ngayon at naireklamo na nga sa palabas ng Tulfo ang yaya na ito. E ayon nga sa legal na asawa ng Canadian citizen, nagkaroon ho ng affair itong kinuha nilang katulong o yaya para magbantayan ng kanilang bagong panganak na sanggol. Biruin mo, itong si legal na asawa at itong yaya ay mag-schoolmate nung college. Sila ho ay magkaibigan. Dumating ang panahon na sila ay nagkahiwalay at nag-graduate na. Kahiwalay ng landas, itong si legal na asawa ay nag-Canada at nakapangasawa ng Canadian citizen. At itong kaibigan niya na si Maria Salvacion ay nagtrabaho sa Saudi bilang isang nurse. Isang OFW kagaya ko at kagaya kong isang nurse din dito sa bansang Saudi Arabia. Itong mag-asawa ay nagkaroon ng anak. Kaya naman naisipan ng legal na asawa na kumuha ng magbabantay dito. At naisip niya nga na tulungan ang kanyang kaibigan na si Maria Salvacion na nagtatrabaho bilang nurse sa Saudi Arabia. Kinontak niya ito at sinabihan na gusto kitang tulungan. Gusto kitang maging permanent resident dito sa Canada. After 2 years, huwag kang mag-alala, magiging residente ka na dito. At magiging nurse ka pa. Ganun ho ka-concern ang legal na asawa sa kanyang kaibigan na si Maria Salvacion. Ngunit, ang nangyari ho, ay nabaliktad ang sitwasyon. Naging matagumpay nga ho ang pagkakakuha sa kanyang kaibigan na si Maria Salvacion at namasukan nga bilang yaya ng kanilang anak. Dumaan ang panahon at napansin ng legal na asawa na parang mayroong something sa kanilang dalawa. Dumaan pa ang panahon at umuwi sila ng Pilipinas para magbakasyon. Umuwi sila sa probinsya nitong si Maria Salvacion sa Samar. At doon napansin ng asawa na meron na hong nagbago sa kanyang mister. Nag-iba na ho ang trato at naging mainitin ng ulo. At nakumpirma nga ng legal na asawa na merong relasyon itong dalawa. Hindi ba't napakasakit mga titos and titas na sa tagal niyong mag-asawa at may anak na kayo, meron pa hong pumasok sa inyong buhay na isang ahas, isang kontrabida. At sa ngayon nga ho mga titos and titas, nagreklamo itong legal na asawa sa palabas ng Tulfo. Inireklamo nga niya ang kanyang mister at ang kabit nito na kanyang kaibigan. Ang legal na asawa ngayon ay nasa Pilipinas at ang dalawa umano ay nagsasama sa Canada. Nagpapakasaya at mantakin mo, kasama ang anak nila. Ang anak ng legal na asawa. Mangyayak-yak hong nilahad at kunento ng legal na asawa at kung paano niya naisipang tulungan niyang maisalba ang future ng OFW na ito, nitong si Maria Salvacion. Kung paano niya plinano na makarating ng Canada itong kaibigan niya para lang makatulong sa kapwa. Ngunit ang naging kapalit ay ang kanyang asawa. Nawa ho mga titos and titas ay ma-appreciate natin ang mga tulong ng mga tao sa paligid natin, lalo na ang mga kaibigan na malapit sa atin. Kung ikaw ay tinulungan na, nawa sana, kung magbabayad ka, ay tulong rin sa iyong kaibigan o kung sino paman. Hindi ho ay sisirain mo pa ang kanilang buhay, ang masaya nilang pamilya, ang masaya nilang pagsasama. Oo, sa ngayon, ikaw kabit ay nag-i-enjoy at nagpapakasaya sa buhay dahil kayo ay magkasama. Pero in time in the future, I know, hindi kayo magtatagal at itong si lalaki ay makakahanap muli ng ibang babae. Dahil nga nagawa niya na sa iyo mismo, ay asahan mo na uulitin niya ito sa ibang tao. Nawa mga titos and titas, matuto tayong lumugar kung nasaan tayo. Alam kong masarap ang pakiramdam na merong taong nag-care at nagmamahal sa iyo. Pero sana, alam mo ang lahat ng limitasyon. Alam mo kung hanggang saan lang kayo. Huwag ho tayong manira ng pamilya ng may pamilya. Dito sa bansang Saudi Arabia, marami hong gantong kaso. Marami hong nagkakaagawan dahil nga malayo sa pamilya ang kanilang mga partner sa buhay. Sabi nga nila, gawa na rin ng homesickness kaya nagagawa nila ito. Pero come on, mambababae ka dahil na-homesick ka? Maling-mali namang atang rason yun. Mga titos and titas, mga kabayan, mga ka-OFW. Hindi po ang pagiging masaya sa relasyon ang basehan ng pagmamahal. Hindi porkit hindi na kayo masaya, hahanap ka na ng iba at iiwan mo na siya. Love is a choice. Kung mahal mo yung tao, kahit di kayo masaya, kahit nag-aaway kayo, kahit na nagkakatampuhan kayo o hindi nagkakaintindihan, ay hindi kayo mag-iiwanan. Walang bibitiw kung baga. Sabi nga nila, mag-aaway tayo, pero walang susuko at walang bibitaw. So mga titos and titas, mga kabayan, mga ka-OFW, nawa ay mayroon tayong napulot na aral sa episode na ito.
Maraming maraming salamat po sa pagtutok sa aking channel, NinsM.tv. At hanggang sa susunod na episode, mga kabayan, mga ka-OFW, mga titas and titas, nagpapaalam.